Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Lance. Ang kwentong ito ay personal na karanasan pa ng aking Lola Benita noong dalaga pa lamang siya. Hindi po sa pagmamayabang, pero ayon sa kwento ng aking Lola Benita, sa edad niyang 20 anyos ay maraming lalaki ang nanliligaw at nabibighani sa kanya. Bukod kasi sa magandang mukha niya, ay may magandang pag-uugali rin ang aking abuela. Sa dami nga ng nanliligaw sa kanya noon, ni isa ay wala po siyang sinagot dahil wala siyang natitipuhan sa mga ito. Para daw sa kanya, wala ni isa man lang sa mga lalaking ito ang nagtataglay ng katangiang hinahanap niya sa isang lalaki. Wala ka ba talaga natitipuhan sa mga naniligaw sa iyo, Benita? Tanong ng kaklase at kaibigan ni Lola na si Lola Azul. Palagi siyang pinagsasabihan ng kaibigan na sagutin na ang isa sa kanyang manliligaw, ngunit tanging iling at kibit-balikat lamang ang isinasagot nito sa kanya. Hay naku, sa totoo lang wala talaga akong natitipuhan sa kanila. Hindi ko nga rin alam pero ganun talaga eh. Tugon ng aking abuela sa kanyang kaibigan. Noong araw ay hindi pa din naman talaga gusto ni Lola ang magkaroon ng isang nobyo. Para sa kanya, hindi pa talaga siya handa. Ay siya nga pala, bago ko makalimutan, may papakilala pala sana ako sa iyo. Dati ko siyang kaklase noong elementarya ako. At gusto ka rin kasi niyang makilala. Anang ni Lola Azul kay Lola Benita. Tiningnan naman ng aking abuela ang kanyang kaibigan dahil sa sinabi nito. Ang mga ganitong galawan ni Lola Azul ay kabisado na ni Lola Benita kaya hindi na siya nito maluloko. Sinubukan niyang umangal pero umiling lang ang kanyang kaibigan. Ikaw naman, minsan lang ako magreto sa iyo. Baka sakaling magustuhan mo siya. Kantyaw pa ni Lola Azul kay Lola. Wala nang nagawa ang aking abuela kung hindi ang pumayag sa kagustuhan ng kaibigan niya. Sa susunod na linggo, punta tayo sa baryo nila. Kapistahan kasi nila, kaya mas mainam nang sa araw ding iyon ko kayo ipapakilala sa isa't isa. Dagdag pa ni Lola Azul. Napatango na lang noon si Lola Benita bilang tugon sa kanyang kaibigan. Pinagbigyan lang niya ito at ngayon lang naman talaga nagreto ng kung sino ang kaibigan sa kanya. Wala namang masama doon dahil makikipagkita lang naman sila at makikipagkaibigan. Hindi naman sila kagaya ng ibang kababaihan na isang beses pa lang nakilala ang taong nakatagpo ay sumasama na kaagad at nagbibigay lang ng masamang impresyon sa ibang tao. At lumipas nga noon ang mga araw. At noong dumating noon ang linggo ay pinuntahan ni Lola Azul sa kanilang bahay itong aking Lola Benita. Naabutan niya itong naghahanap ng presentableng damit na maisusuot. Hinintay nitong matapos sa pag-aayos ng kanyang sarili si Lola. Noong makapagbihis na ang aking abuela at maayos na ang lahat sa kanya, ay ipinagpaalam ni Lola Azul si Lola sa kanyang ina. Tiya, isasama ko lang po si Benita na dumalo sa isang piyestahan lang po sa kabilang baryo. Inimbita po kasi kami ng kaibigan ko at dati kong kaklase na makikipista sa kanila. Pagpapaalam ni Lola Azul. Gusto mang tumanggi noon ng nanay ni Lola Benita ay hindi na nito nagawa pa. Nakita niya kasing bihis na bihis ang aking abuela at naghihintay na lang ng kanyang pagpayag para makalarga na sila. Bago makalabas ng pinto, saglit niyang tinawag ang magkaibigan. Teka,
saang baryo ba kayo makikipista? Tanong ng ina ni Lola Benita. Wala naman kasing kapistahan sa mga karatig baryo natin. Dagdag pa nito. Nagkatinginan sina Lola Azul at Lola Benita saka nagkasundong sabihin ang eksaktong lugar. Hindi nagtago si Lola Azul kung saan sila eksaktong tutungo. Para din naman ito sa ikabubuti nilang dalawa. Ay, naku, sige, siya. Mag-iingat kayo roon, ha. May kalayuan ang baryong iyon, kaya huwag kayong magpapagabi. Anang ng nanay ni Lola Benita. Tanging pagtango lamang ang sagot nilang dalawa at saka nagpaalam na aalis na. Kaagad na naghanap ng kanilang masasakyan patungo sa baryong iyon sina Lolo Benita. Naghintay pa sila ng higit 20 minuto bago sila nakasakay. Nang magsimula ang kanilang pagbiyahe ay biglang nakaramdam ng kaba si Lola Benita. Iyong tipong hindi siya mapakali at nakakaramdam ng matinding pagkabalisa. Kinailangan pa niya tuloy na maghanap ng maiinom na tubig kaya huminto ang kanilang sasakyang tricycle sa isang bukas pang tindahan. Hindi niya alam kung kinakabahan lang ba siya dahil makikilala na niya ang kaibigan ni Lola Azul o may iba pang dahilan bukod doon. Simulat sa pulkasi, ngayon lang siya nakaramdam ng mga bagay na ayaw niyang manatili sa kanyang kaibuturan. Benita, ayos ka lang ba? Tanong naman ni Lola Azul sa aking abuela nang mapansin itong tila may iniisip ng malalim. Eh, kasi kinakabahan kasi ako. Tugon naman noon ni Lola. Kinantyawan naman siya ng kanyang kaibigan na baka kinakabahan lang ito dahil may ipapakilala si Lola Azul sa kanya. At ayun nga, napatawa na lang sila dahil doon. Hindi na pinagtuunan pa ng pansin ni Lola Benita ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon, Kuya Barry. May kalayuan din ang tahanang kailangan nilang puntahan. Sa tansya po ng aking abuela, mahigit 2 oras silang bumiyahe patungo sa baryo ng kaibigan ni Lola Azul. Nang makarating kasi sila sa bungad ay sinabi sa kanila ng sinasakyan nilang driver na hindi na sila nito maihahatid pa sa loob, kaya naman wala silang nagawa kung hindi ang maglakad na lamang. Hindi rin naman nila alam kung bakit, pero hindi na lang nila iyon inisip pa. Narating din naman kasi nila ang bahay ng kaibigan ni Lola Azul. Nakatirik ang nasabing tahanan sa gitna ng malawak na bukirin kung saan napapalibutan ito ng mga halamang namumunga ng gulay. Ah, pumasok kayo sa bahay namin. Sabi ni Sanji na kaibigan ni Lola Azul nang makita sila nito. Ipinakilala na rin ni Lola Azul si Lola Benita sa kaibigan nito. Inanyayahan naman sila nito na kumain na muna. Hindi naman nagdalawang isip sina Lola dahil nakaramdam na rin naman sila ng gutom. Habang kumakain sila noon, kinakausap ni Sanji si Lola Benita. At ayun na nga, Kuya Barry, mabilis naman nagkagaanan ng loob sina Lola at Sanji. Panay pangaraw ang tawanan nilang tatlo habang pinagkwekwentuhan ang mga bagay-bagay na maiisipan nila. Noong matapos sila kumain noon, ay napagpasyahan nilang mamasyal. Subalit, nang makalabas sila sa pinto, ay may dumating na mga bisita sina Sanji. Nagpaalam naman siya kina Lola na aasikasuhin niya muna iyon. Bago patuluyang iwan ni Sanji sina Lola Benita noon,
ay nagpaalam din silang dalawa sa kanilang planong pamamasyal. Mamamasyal lang muna kaming dalawa ni Benita. Pagpapaalam naman noon ni Lola Azul sa kanyang kaibigan. Hindi naman nila inaasahan ang magiging reaksyon ni Zanji. Bigla kasing sumeryoso ang mukha nito kaya nakaramdam bigla ng pagkabahala si Lola Benita. May problema ba, Sanji? Tanong ni Lola Benita sa lalaki. Hindi naman kaagad ito tumugon at nakitaan ni Lola ng pag-aalinlangan ang mukha nito. Magsasalita na sana ang aking abuela, ngunit bigla namang nagsalita si Zanji. Kung kayong dalawa lang ang mamamasyal, huwag kayong basta-basta hihinto sa kahit sa ang madidilim na bahagi. At kung pwede, huwag din kayong makikipag-usap sa mga estranghero. Huwag kayong sasama kapag inimbitahan kayong kumain sa bahay nila. Pareho kayong babae at masyadong delikado para sa inyo ang gumala, pero ayaw ko namang kayong pigilan at alam ko namang gusto ninyo ding mamasyal. Hindi man nila maintindihan noon kung ano ang ibig sabihin ni Sanji, ay napatango na lang sila bilang tugon. Inasikaso na rin noon ni Zanji ang kanilang mga bisita at sina Lola naman ay naglakad-lakad na rin upang mamasyal sa baryo ni na Zanji. Noong malayo-layo na sila sa bahay ni na Zanji, ay nag-usap silang dalawa. Ibang-iba pala talaga ang kapistahan rito kumpara sa ating baryo. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kakaunti lang kasi ang mga kabahayan rito kaya marahil hindi ganito kasaya ang kanilang pista. Sabi pa ni Lola Benita kay Lola Azul. Oo nga eh. Alam mo, dalawang beses na ako nakapunta rito noong kaklase ko pa si Sanji. Hindi naman ganito rito ng mga panahong iyon dahil maraming kabahayan rito noon. Tugon ni Lola Azul kay Lola Benita. Ganun ba? Hindi kaya baka nagsilipat na ang mga tao rito dahil baka masyado itong malayo sa bayan nila? Tanong pa ni Lola Benita. Nagkibit balikat naman si Lola Azul dahil hindi rin naman niya alam ang isasagot sa tanong ng aking abuela. Nagpatuloy na lamang sila sa kanilang paglalakad at inilibot na lang ang kanilang tingin sa kapaligiran ng baryong iyon habang nag-uusap-usap ng mga bagay-bagay na maiisipan nila. At noong nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad, ay may natanaw silang bahay sa hindi kalayuan. Napapagitnaan ito ng dalawang naglalakihang puno ng balete. Pero sa halip na matakot, natuwa pa ang dalawa at sinabing maganda ang bahay na namataan nila. Dahil doon, naisipan nilang puntahan ang bahay na iyon upang alamin kung may nakatira ba roon. Mukhang walang nakatira roon. Nakasarado kasi ang pinto at parang hindi na naaasikaso ang bahay. Sabi ni Lola Benita nang sabihan siya ng kaibigan na puntahan iyon. Tingnan lang natin. Kahit na sandali lang tapos balik na tayo kina Sanji. Wala na rin kasi tayong mapasyalan sa parting ito. Tugon naman ni Lola Azul sa aking abuela. Pinagbigyan na lang ni Lola Benita ang kanyang kaibigan kung kaya naglakad na sila patungo sa bahay na iyon. Noong makalapit sila roon ay kaagad na tiningnan ni Lola Azul ang loob ng bahay. Maraming halaman sa paligid. Namumunga ang mga gulay at namumukadkad pa ang iba sa mga bulaklak. Nakapagtataka para sa isang abandonadong tahanan ang magkaroon ng sariwang mga halaman. Umatras si Lola Benita sa kasinabing
mukhang may nakatira sa lugar na ito. Ang kasama naman niya, muling sinuri ang paligid. At nang mapagtantong silang dalawa lang ang naroroon, ay nagpa siyang mas lumapit pa sa bahay si Lola Azul. Halika, walang tao, sabi pa nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahawakan ni Lola Azul ang pinto ng bahay at bahagyang bumukas iyon. Nagkatinginan pa nga silang dalawa dahil doon. Inakala kasi nilang sarado iyon dahil walang tao, kaya laking gulat nila nang biglang bumukas ang pintuan. Hindi inaasahan ni Lola Benita na papasok sa bahay na iyon si Lola Azul. Wala siyang nagawa, kaya sumunod na lang siya nang nakapasok na sa bahay na iyon ang kanyang kaibigan. Noong nakapasok na sila, ay amoy na amoy nila ang tila malansang samyo ng hangin. Hindi nila napigilan ang tila mapaduwal dahil doon. Nakakadiring amoy ang nalalanghap nila na kahit takpan man nila ang kanilang hininga ay sadyang nanunuot sa kanilang ilong. Ay, ano ba naman yan? Grabe, ang baho naman dito, tili ni Lola Azul. Shhh! Ano ka ba? Gusto mo bang mahuli tayo? Napakaingay mo, alam mo ba? Mahinang salita ni Lola Benita saka sila nagpatuloy sa paglalakad. Inilibot din nila ang tingin sa kabuuan ng bahay at napasigaw silang dalawa nang may makita silang mga buto roon. May mga damit na kasamang inaagnas ng may-ari nito at sangkaterbang langaw na animoy pinagpipistahan ang kung anumang laman na nakakalat sa sahig na iyon. Napatingin din sila sa sahig at may nakita silang bakas ng dugo roon. Pumasok kaagad sa isip noon ni Lola Benita na marahil ang butong nakita nila ay buto ng mga tao at hindi sa hayop. Naku, umalis na tayo rito, sigaw ni Lola sa kanyang kaibigan at mabilis silang lumabas ng bahay na iyon. Saktong papalabas sila ng bahay nang may mamataan silang mga taong tila papalapit sa kanilang kinaruroonan. Naisip ni na Lola Azul at Lola Benita na kung tatakbo sila palabas ay siguradong makikita sila ng mga tao at pagbibintangang mga magnanakaw. Walang ingay na nagkumahog sila sa pagtago at naghanap ng paraan para hindi sila mapansin ng mga may-ari ng bahay. Pareho silang nagkubli sa ilalim ng mesa sa kusina at nagkanya-kanyang pagtakip ng kanilang mga bibig. Kinabahan silang dalawa. Pinakaiiwasan nila ang sumigaw sa takot na baka mahuli sila ng mga tao. Anong gagawin natin, Benita? Papasok na sila, ani ni Lola Azul. Huwag kang mag-alala, Azul. Hangga't hindi nila napapansing may ibang tao sa loob ng bahay maliban sa kanila, wala silang gagawin. Manatili lang tayong tahimik at maghintay. Maghintay tayo ng tamang tiyempo para makaalis dito, wika ni Lola Benita. Naramdaman nila ang mabibigat na yabag papunta sa kusina, kaya mas lalong umakyat ang nadarama nilang kilabot papunta sa kanilang mga batok. Wala silang ibang ginawa kung hindi ang pagmasdan at matyagan ang dalawang taong mukhang magiging abala din sa gabing iyon. Napaiktad sila nang makitang may inilapag na walang malay na tao sa sahig ang mga bagong dating. Kinuha pa nga ng mga ito ang sangkalan at malapad na kutsilyo saka pinagtulungang katayin ang kawawang tao sa harapan nila. Gulat, takot at pagkabigla ang nadarama ng magkaibigan ng mga oras na iyon, Kuya Barry. Hindi nila akalaing may makikita silang
nakakahindik na bagay na alam nilang napakahirap ng kalimutan. Tila nakatatak na sa kanilang isipan ang nakakagimbal na pangyayaring iyon. Gusto man nilang magsisihan ay pareho naman silang may ginawang hakbang kung bakit sila nasa loob ng bahay na iyon. Saksi pa sila kung papaano takam na nilantakan ng dalawa ang kawawang katawan ng kinatay nilang biktima at pinag-agawan pa ang laman loob, partikular na ang puso. Nakita rin nilang lumabas ang dalawang tao ngunit kaagad ding pumasok sa loob ng bahay. Tila may sinilip lang dahil kumalampag ang kanilang bubong na tila ba binato. Maya-maya pa, bumukas ang pinto sa likurang bahagi ng bahay kaya labis na kinabahan ang magkaibigan. Halos hindi sila humihinga nang may maramdamang kung sino na naglalakad sa bandang likuran nila. Impit na napaiyak si Lola Benita nang makitang kilala pala nila ang lalaking gustong kumalabit sa kanila. Sanji! Bulalas nila nang mapagtantong ang lalaki pala iyon. Umalis sa tayo rito bago nila malamang nakialam na naman ako sa ginawa nila. Sabi nito kaya dali-dali nilang nilisan ang lugar na iyon. Nagkataong sa huling paglabas ni Azul ay nakalampag nito ang nakakalat na lata kaya lumikha ito ng ingay. Takbo! Sigaw ni Sanji nang mapansin nilang nagkakagulong patakbo papunta sa kanilang kinaruroonan ang dalawang tao. Kung kaya't hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon at kumaripas na sila ng takbo. Mabilis silang tumakbo kaya narating nila kaagad ang bahay ni Sanji. Baka nakita kayo ng mga taong iyon kaya mas mabuti pang umuwi na kayo, sabi ni Sanji sa kanila. Dahil nagtataka sila, sinabi na ni Sanji sa kanila ang tungkol sa mga taong iyon. Mga aswang ang mga taong iyon, kaya kung nakita man kayo nila, ay baka kung ano pa ang mangyari sa inyo rito. Wika nito sa magkaibigan. Tinatandaan daw ng mga aswang ang mukha ng bawat taong pumapasok sa kanilang lungga, kaya kapag nakilala nila ang mga ito, susundan nila ang mga tao hanggang sa tahanan ng mga ito. Noon din ay napag-alaman ni Lola na kaya pala nagsialisan ang mga tao sa lugar na iyon dahil marami ng aswang ang tila nagpugad doon. Wala nang nagawa ang magkaibigan. Umuwi na lang sina Lola dahil sa takot na may mangyaring masama pa sa kanila. Nagpasalamat na lang sila kay Sanji at saka nagpaalam na rito. Hindi nila aakalaing na dahil sa pag-imbita sa kanila ng lalaki ay may mararanasan silang ganoon. Kuya Barry, ang huling balita na lang nila Lola kay Sanji ay lumipat na ng lugar ang pamilya nito dahil sa takot, lalo na't noong gabing iyon, sinugod pala sila ng mga aswang. Nagpakalayo-layo na ang buong pamilya at hanggang sa tumanda sila, hindi na nila ito nakita pa. Dasal na lang nila, huwag na sana silang gambalain pa ng mga aswang, kalakip na ng mga kalahi nito sa bagong henerasyon. Dahil sa pangyayaring iyon, nagkaroon lalo ng trauma ang aking Lola Benita, Kuya Barry. Tumanda ang lola kong ito nang hindi na nakapag-asawa. Nagkaroon siya ng takot dahil sa pangyayaring iyon. Maging ang kaibigan niyang si Lola Azul ay hindi na rin nakapag-asawa. Ewan ko po, siguro ay dahil na rin sa pangyayaring hindi nila malilimutan.
Kuya Barry, ang pangyayaring ito ay naging aral talaga sa dalawang magkaibigan. At magmula noon ay mas lalong naging mailap sa lalaki ang aking abuela. Tumanda na lamang siya ng mag-isa, ngunit hindi naman niya ito pinagsisisihan. Bago po yumao ang aking Lola Benita, ay naikwento pa niya sa akin ito ng buong buo. Talagang ramdam na ramdam ko ang bawat eksena dahil habang ikinikwento niya ito, ay nanginginig pa rin siya sa takot. Isang pangyayari sa buhay ni Lola Benita ang hindi na niya nalimutan at dinala na niya sa kanyang pagyao sa mundong ito. Dito ko na po tatapusin ang kwentong ito, Kuya Barry, at sana po ay magustuhan ninyo at sana po ay maitampok niyo po ito sa inyong channel. Hanggang dito na lang po and God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Ako po ang nag-iisang apo ni Lola Benita na lubos na gumagalang Lance. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.